dakang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, muling paalala ng ating pong Jesus Nazareno na ipinakikilala niya ang Ama sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at malasakit, na tinatawag din tayong ipakilala siya sa mundo sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, ng ating sariling kabutihan at malasakit. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nasa isip ng may kapal, ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipanya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na din yung hadlangan. Ang pagsasakatuparan ng ngiti niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kay sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Maupo muna po ang lahat. Uli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nasa buhay ba natin at kitang-kita ang pagkilala natin sa Diyos? Ang ating pong mabuting balita ngayon ay pagpapatuloy, no, yung mga nagsisimba po araw-araw, ng pagpapatotoo ng ating poong Hesus Nazareno sa mga Hudyo. No? Kung babalikan natin yung mga pagbasa, makikita natin na may mga Hudyong nakikinig sa Kanya. Subalit, katulad ng mga nandito sa ating pagbasa ngayon, may mga nais lamang siyang ipagkanulo nang may dahilang siguro'y mauunawaan natin. No? Dahil para sa mga Hudyo, imposibleng magpakita ang Diyos. Para sa mga Hudyo, walang sino mang karapatang tawagin ang sarili nilang Diyos. At sa harap nila, narito si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno. Ito ang sinasabi, na siya ang nakakikilala sa Ama, na siya ang nakakikilala kay Abraham, na siya rin ay nagpapakilala sa Diyos bilang ako'y ako na. No? Yung pangalan ng Diyos na ginagamit ng mga Hudyo. Dahil ito ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises. No? Kaya siguro maintindihan natin, sino ba itong tinatawag yung sarili niyang Diyos? Pero hindi nila nakikita na ang buhay at lalong-lalo na ang pangangaral, pagpapagaling, pagtawag ni Jesus sa pananampalataya ay testimonya ng kung sino siya. Subalit ang testimonyang ito, kinakailangang paniwalaan, kinakailangang panaligan, kinakailangang pakinggan. Nang sa gayon ay tunay na makilala siya. Nang sa gayon ay, gaya ng sinasabi sa unang pagbasa, makilala siya. Bilang katuparan ng pangako sa mga propeta. No? Partikular na, nasa pagbasa na ito ay kay Abraham. Sa simula't simula pa, sinasabi na ng Diyos, ako may ipapangako ako sa iyo. Maniwala ka lang. Hindi mo kailangang patunayan yung sarili mo. Hindi mo kailangang mag-alay ng sakripisyo sa akin. Ako na ang unang gagalaw. May ipapangako ako sa iyo at sa iyong salinlahi. At ang katuparan na ito ay nangyari 1,000 taon pagkatapos. Ang katuparan sa ating poong Hesus Nazareno. Kaya naman, tinatanong din tayo, no, kung ang katuparan na ito ay pagpapakilala ng Diyos. Tanong sa atin ngayon, una, nakikilala ba natin ang Diyos sa ating buhay? Para ke na tayo'y nakikinig sa Diyos, na tayo'y naririto sa simbahan, madalas sa madalas, napaka kitid ng ating pagkilala sa Diyos. Yung iba sa atin, paano ba napupunta sa simbahan? Dahil may kailangan. Dahil may gustong masagot na panalangin. Dahil pakiramdam natin, pinaparusahan tayo sa mga kasalanan natin. Kung tutuusin, hindi naman natin maiiwasan. No? Ganun talaga ang buhay. Minsan sa mga bagay na labas ng ating kontrol, doon tayo nadadala sa pananampalataya. Pero umaasa ang ating pong Hesus Nazareno na sa pagkakakilala natin sa Kanya dito sa simbahang ito, lumawak din sana ang pagkilala natin. Na siya ay Diyos na hindi namamarusa. No, bagkos yung mga kasalanan natin ang nagpapababa sa atin. Na siya ang Diyos na higit pa ang pagtanaw sa atin. Kaya hindi agad-agad
sinasagot ang mga panalangin natin dahil siya bilang nakahigit na marunong sa atin, alam ang tunay na kailangan natin. Na sa ating mga pagkakasakit, sa mga bagay na dumating sa ating hindi na para sa ating hindi nakabuti, subalit bahagi na ng buhay. Hindi niya ito tatanggalin agad-agad. Pero sa mga pinagdaraanan natin, tinutupad niya ang pangakong sasamahan niya tayo. Ganito ba natin nakikilala ang Diyos? Dahil kung ganito at malinaw at malawak yung pagkilala natin sa Diyos, matutungo tayo dun sa ikalawa. Paano naman natin siya pinakikilala? Natatanggap natin ang mga biyaya, natutugunan ang ating mga panalangin, nabibigyan tayo ng pag-asa. Pero gaya ng lahat ng mga nakinig sa Diyos, gaya ng ating Poong Jesus Nazareno, kaisa ang Ama, subalit biniyayaan, subalit kinikilala rin na ang kanyang pagiging tagapagligtas ay isang bagay na tinanggap din mula sa Ama, tayo rin ba ay nagiging tanda ng biyaya? Nagiging biyaya ba tayo sa iba? Kung gaano naging mabuti at mapagmalasakit ang Diyos sa atin, ganoon din ba tayo sa abot ng ating makakaya, mabuti at mapagmalasakit? Kung gaano pinakikita ng Diyos ang totoo, kung gaano tayo tinatama, kung gaano siya nagiging makatarungan sa atin, ganun din ba tayo hindi natatakot magsabi at magpahayag ng totoo sa kapwa, hindi natatakot maging makatarungan? Kung ibinuwis ng ating Poong Jesus Nazareno ang kanyang buhay, handa rin ba nating ibuwis ang ating mga buhay para sa ating mga prinsipyo, para sa ating pagpapahalaga, para sa mga bagay na totoo, sa mga bagay na tama, sa mga bagay na makatarungan? No? Kapag tayo'y pumapasok sa simbahan, ito po sana ang ating mga bagay na kailangan maging malay. At sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ang ating pananampalataya sa ating pagtanggap nito ay maisabuhay at maging totoo sa araw-araw nating pamumuhay. Dahil sa labas ng simbahan, sa bawat detalye ng ating buhay, doon lang nakikita kung talagang tayo ba'y naniniwala sa Diyos. Kung tayo'y talaga ba'y deboto sa ating Poong Jesus Nazareno. Kung tayo talaga ba'y mga tunay na tagasunod at Kristiyano. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin
Naway magpasalamat sa presensya ni Jesus sa kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang paglilingkod na tapat ay nagiging tanda at naipapakilala ang kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lapis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Gawa ni Jesus na putik sa mata ko ay ipinakid. Hinugasahan ko ng tubig, kabulagan ko ay naalis. Sa Diyos ako ay nananalig. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bukal sa buhay na walang hanggan. Ang ka
hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may kapal. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal. Upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago pa ang huling pagbabasbas, paalala lamang po na simula sa 2 ng Abril ay sisimulan na po natin ang pagdiriwang ng mga mahal na araw. No, kaya inaasahan po natin at inaanyayahan po natin ang lahat na makiisa sa ating mga pagdiriwang simula sa araw na iyon. No, Linggo ng Palaspas po yun. Tapos tuloy-tuloy na po tayo sa mga susunod na araw hanggang sa Pasko ng muling pagkabuhay. No? Sana po paglaanan natin ng panahon ang pagpunta sa simbahan at hindi lamang pananalangin kundi pakikiisa sa mga pagdiriwang. No? Long weekend hanggang April 10. Kung hindi ako nagkakamali, ano? At siguro yung iba sa atin, nagdesisyon ng mag-out of town, out of country, o umuwi man lamang sa probinsya, no? Hindi naman po mali, no? Pero sana, sa kung ano man ang pupuntahan po ninyo, saan man kayo pupunta, ano man ang gagawin, sana yung makapunta kayo sa pinakamalapit na simbahan kung nasaan kayo para makaisa sa ating mga pagdiriwang. At syempre, sa lahat ng ito, ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating malasakit sa kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,